Sikat na sikat ngayon ang binabad na okra sa tubig o okra water. Dahil sa pambihira nitong katangian na kayang magpagaling at makatulong sa ating katawan. Sa pagtatanim ng okra, ito po ay 8 liters na plastic container. Gupitin nyo lang po ang ibabaw na parte at lagyan ito ng mga butas sa gilid para makalabas-pasok ang hangin at maiwasan ang pag-init ng lupa sa loob ng ating container. Itong buto naman pong gagamitin ko ay galing po ito sa nauna kong tanim na mga okra. Piliin nyo lang po ang malalaking buto na makikita nyo para makasiguro tayo na magiging malaki rin ang magiging tanim nating okra. Direct sowing po ang pinakamagandang gawin sa pagtatanim ng okra dahil mabilis naman po itong lumaki. Maglagay lang po tayo ng isang buto at ibaon ito ng 1 cm ang lalim at diligan. Magpunla na rin po tayo ng extra para kung sakali pong hindi tumubo ay may ipapalit tayo. Ilagay po muna natin ito sa shaded area habang hinihintay natin itong mag-germinate. After 3 to 5 days ay ganito na po ang magiging itsura ng pinunla nating okra. Ilagay na po natin ito sa lugar na maaarawan. Minimum of 5 hours mga agulay na direct sunlight para makasigurado tayo sa mabilis na paglaki ng tanim nating okra. Kapag meron na po itong mga tunay na dahon, ay pwede na po tayong magbigay ng fish amino acid. Makakatulong ito sa mabilis na paglaki at pagkakaroon ng malalapad at birding dahon. Dilig lang po natin ito 2 beses sa 1 linggo. Kung wala naman po kayong fish amino acid, ay pwede kayo gumamit ng fermented plant juice at compost tea. Para makasigurado po tayo na maging maganda at mabilis ang paglaki ng ating tanim na okra, ay huwag po natin silang masyadong pagdidikit-dikitin. Dapat po ay may sapat silang space sa bawat isa para makasigurado tayo na lahat ng dahon ay nakakakuha ng sikat ng araw. Ang isa pa pong dahilan kung bakit kailangan ay may space ay para po makontrol natin ang mga peste. Kung dikit-dikit po ang mga tanim natin, ay mabilis nakakalat ang mga pesteng maaring dumapo sa mga tanim natin. Kaya kung may space, ay maaari natin maagapan ang pagkalat ng mga ito. Hindi lang po ito dapat gawin sa okra. Gawin din po natin ito sa lahat ng tanim nating gulay, tulad ng sili, kamatis, talong at iba pa. Dito na po ako nagsasagawa ng unang pagpupruning mga agulay. Ang tatanggalin po natin dito ay itong mga unang dahon dahil hindi na rin naman po yan lalaki. Ang tawag po dito ay suckers mga agulay. Ito po yung mga sanga na tumutubo sa pagitan ng puno at mga dahon. Ito po ang nagiging dahilan kaya bumabagal ang paglaki ng mga tanim nating gulay. Tatanggalin lang po natin lahat ng mga yan. Itong paraan na ito mga agulay ay makakatulong para mag-focus sa pagpapalaki at hindi sa pagpaparami ng mga dahon at sanga. Itong mga bulaklak ng okra mga agulay ay self-pollinating. Kaya kahit walang mga pollinator ay maaari itong ma-pollinate. Once na nag-bloom na po itong bulaklak ng okra, sa loob lamang ng ilang oras ay malalaglag na ang mga ito at makikita na po natin ang bunga. Para naman po masuportahan natin ang tuloy-tuloy ng pamumulaklak at pamumunga, ay magsasagawa po ulit tayo ng pruning at pagbibigay ng fertilizer na makakatulong sa tuloy-tuloy ng pamumulaklak at pamumunga. Unahin na po muna natin itong pagpupruning. Aalisin lang po natin itong mga dahon sa ibabang parte. Makakatulong po ito para sa mabilis na paglaki ng mga bulaklak at bunga dahil direkta nang mapupunta ang mga nutrients sa mga bulaklak at mga bunga. Ang susunod naman po natin ay ang pagbibigay ng fertilizer. Mag-spray lang po tayo ng fermented fruit juice. Spray po natin ito sa lahat ng mga dahon. Ang fermented fruit juice naman po ay makakatulong sa pagpaparami ng mga bulaklak at bunga. Spray lang po natin ito 2 beses sa 1 linggo.
After po natin mag-spray ng fermented fruit juice, ay susunod naman po natin ang paglalagay ng compost fertilizer. Maglagay lang po tayo ng isang dakot na compost at ibigay ito every 15 days. Sa paraang yang mga agulay, ay makakasiguro tayo sa tuloy-tuloy na pamulaklak at pamumunga. Bago po tayo tumuo sa tamang pag-harvest ng okra, ay alamin po muna natin ang mga problema na pwede nating makaharap sa pagtatanim ng okra at kung paano natin ito masusolusyunan. Una na po dyan ay ang mga langgam. Kung mapapansin nyo mga agulay, ay kinakain nila ang mga bulaklak at mga bunga. Ang solusyon po dyan ay mag-spray lang po tayo ng dishwashing liquid. Ang pangalawa naman po ay ang pagkakaroon ng butas-butas na dahon. I-check nyo lang po ang ilalim ng mga dahon at makikita po natin ang salarin. Ang solusyon naman po dyan ay nasa sa inyo na mga agulay. Kung gusto nyo pong patayin or ilipat ito sa mga damo katulad po nito. Kapag nag-mature na po kasi yan ay magiging paru-paro na makakatulong sa pagpo-pollinate ng mga bulaklak ng mga tanim nating gulay. Sa pag-harvest naman po ng ating okra, ay gupitin lang po natin. Dahil sa tatatlo pa lang po ang unang harvest ko, ay ilalagay ko po muna ito sa isang plastic. Sa paraang yan mga agulay ay maiiwasan ang pagkatuyo ng mga ito at mapapatagal natin ang shelf life. After po natin ilagay sa plastic, ay ilagay po natin sa rep. After 4 days mga agulay ay ito na po ang na-harvest kong okra. Ang tamang pag-harvest po ng okra ay dapat 4 to 5 inches lang ang laki. Kapag lumaki pa po dyan ay maaari na itong gumulang. Ang paraan naman po kung paano natin malalaman kung mura pa ba o magulang na ay putulin nyo lang po itong dulo. Kapag naputol po ay mura pa. Kapag hindi naman po naputol, ibig sabihin lang po nyan ay magulang na at mahihirapan na po tayong kainin nito. Maaari po tayong makapag-harvest ng okra sa loob ng 1 hanggang 2 buwan. Depende po sa ating pag-aalaga. Sana po ay may natutunan kayo sa pagtatanim ng okra mga agulay. Maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video natin. Happy gardening!